Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 7, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin na may dalawang sama ng panahon na nandito po sa loob ng ating area of responsibility pero iisa na lamang po ang kanilang sirkulasyon gaya po na inyong nakikita. Habang ang sama ng panahon naman sa labas po ng ating area of responsibility na ating minomonitor ay lumakas na po bilang isang bagyo. Hindi naman po banta ang mga ito dito sa ating bansa. Maliban po sa hahatakin pa rin nila ang habagat na siya pa rin pong magdudulot ng mga isolated rain sa ilang bahagi po ng ating bansa hanggang pa po sa mga susunod na araw. At sa ating long range forecast ay consistent pa rin naman na walang bagyo na namamataan na tatawid po dito sa ating kalupaan hanggang po sa susunod na dalawang linggo ay posibleng storm free po tayo. At sa lagay ng ating panahon ngayong madaling araw ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa maliban po sa mga tsansa ng mga isolated rains lalo na po sa ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Metro Manila at ilang bahagi ng Palawan. At mamaya ay sisikat po ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero may tsansa pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi ng Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Metro Manila at ilang bahagi po ng Palawan. At mamayang hapon po ay maayos pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa pero mas mataas na ang tsansa ng maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi lamang po ng Cagayan Valley, lalo na po dyan sa may eastern section, Central Luzon, ilang bahagi ng Metro Manila, Laguna, Northern Quezon, Camarines Sur, Mimaropa, Western Visayas, Bohol, Southern Leyte, Northern Samar, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi po ng Sogsoodyan at Davao, kaya mag-ingat pa rin tayo dahil posible pa rin po ang mga banta ng mapagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na nang pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!